Comic enthusiast. Comic book day na nagsimula maging tradisyon sa Pilipinas noong 2007, ay halos madaanan ang pasilyo na ito. Ilan sa kanila nag-cosplay pa sa hulog ng paborito nilang superhero. Bata, matanda, babae, lalaki, masagang tumila para makakuha ng libre comic book. Kasabay ng okasyon ito ay isang fundraising activity ang ibinaos para tumulong si Mantoni sa pangunguna ng mga kapwa niya Pinoy comic book illustrator. Ito ang Sketch o Mantoni. Kinala si Jerry Alangilan, batikang comic book illustrator at ang pincel sa likod ng comic book na Elmer. Ayon kay Jerry, pinasalamin lang daw ng sitwasyon ni Mantoni ang isang mas malaking problema sa industriya ng comics sa bansa, kung saan kadalasan nakakalimutan ng publiko ang ilustrador sa likod ng mga likha. Comics is a collaborative medium. Hindi mo magagawa ang comics kung wala ang writer at wala ang artist. So, kapag meron comics, dalawang tao ang gawa niyan, artist and writer. Siguro dahil ang mga writer is more vocal, at yung mga nag-drawing, isangingit lang eh. Ilan lamang sa mga homegrown Pinoy artists na sina Mel at RJ, nag-alay ng panahon at talento para sa itinuturing nilang ama at inspirasyon sa pagiging comic book illustrator. Ang ilustrador na si Manny Cabrera, ang utak sa likod ng sikat na seryeng Kiko Machine at New Hardcore ng GMA News Online, malaki rin ang paghanga kay Mantoni. Bukod sa sketches, may sumasta rin ang mga one-of-a-kind sketch ni Mantoni at ng iba pang mga ilustrador. Tuloy naman ang pagdagsa ng mga tao sa oras na yon. Halos wala na rin tigil sa pagguhit ng mga ilustrador. Lahat ng ito, alang-alang daw kay Mantoni. Sa dami ng mga kwentong narinig ko tungkol kay Mantoni, pinakatumatak sa akin ang paglalarawan nila rito bilang isang mapagbigay na tao. So we're happy to help other at kung paano, kung how to get into the business. Parati siya may mga advice. Kaya nga, I really appreciate this people na yun nga, hindi mo nakilala personally na they're putting in their mind. Is there the cash right here? This is a total of 69,907 cases for the fundraising itself. We would like to thank the community and the Philippines for donating the money for Tony's expenses. Kaya naman hindi na nakapagtataka, marami ngayon ang nais sumilin sa kanya. Dahil ang kabutihan at ang kabayanihan, lamang sa mga pahina ng kanya, mapasaksihan. Yun yung passion niya sa kanya. Even until now, sabi ko makikita ko, love na love niya talaga mag-borrow. Ito po ang sinasabing panyag natin kapanian bilang Pilipino ay ang pagpapahalaga natin sa pamilya. Ang pagtulong ng mga ilustrador kay Mantoni de Zuniga na siya rin nagbukas ng pintuan ng oportunidad para sa kanila ay patunay lang. Ano ang ating pinanggalingan, patid natin lahat na tayo ay mga miyembro ng isang malaking pamilya. At sa huli, tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan ako si Dano Tingkongko kasama sa inyo. Nakakalungkot kasi dito for such a talented man, no? Na